Ito magandang technique ito na nangyari sa Shumart at saka sa isang tenant. Ang pinag-uusapan kasi dito ay yung lease contract ng mga tenant sa SM. Ayun. Ang dami niyan, ang dami. So, nakarating sila sa Court of Tax Appeals at maganda ho yung itinuro at naging practice nitong SM at saka ng itong lessor. Panoorin. Pag-aralan ho natin yung nangyari. Okay? At ito po ay libre naman ito eh. Pwede din yung gawin sa sarili ninyo. Ang pag-aaralan ho natin ay nandito sa CTA case 9290. So, in-assess ho ng BIR itong tenant nga ng SM. Sabi, saan nakuha? Nakuha yung deficiency tax galing ho sa financial statement. Ito ho. Kaya mag-iingat kayo. Pag gumawa kayo, ito, side advice lang. Pag gumawa kayo ng financial statement, please, yung financial statement na gawa sa tax basis, requirement po ng batas yan. Nasa section 257 ho yan ng tax code at saka sa jurisprudence natin. Yun ang utos ng ating Supreme Court eh. Kung gusto nyong makita yung kabuuan utos ng Supreme Court, puntahan nyo lang ho yung BIR versus Lancaster. Tapos sulat nyo Supreme Court. Talabas na ho yun sa internet. So, because of this, na-assess ng 223,000 itong lessee. So, sana sabi ngayon nung BIR, hindi ka nagbayad ng DST. Gusto ko lang ilagay sa inyong kaisipan, mga minamahal kong ka-taxpayer, na ang DST pwede hong kolektahin ng BIR sa lessor or sa lessee. So, may technique ho dyan para hindi ho madoble ang tax na babayaran nyo pagdating sa documentary stamp tax. Ang DST ho ang ibig sabihin, documentary stamp tax. So, ang ganda ho ng kwento. Okay? So, ito po, ang naging batayan ay yung billing statement. At ang sinasabi dito sa billing statement ay nire-reimburse ng SM yung pong DST doon po sa lessor. Ayan, ang ganda. So, hindi pa rin naniwala yung BIR. Tinuluyan pa rin. Maliit na halaga, 223,000. Pero sa isang katulad nating mga nasa underprivilege, ay malaki ng amount yon. So, ito ho yung pinaka-importanting nangyari. Basahin ho natin. This court cannot assume that all DST due on all rental payments under the existing contracts are being remitted to the BIR by the lessor in behalf of petitioner and correspondingly paid by the petitioner. Although a certificate from SM Prime Holdings, one of the petitioner's lessor, was also submitted confirming its remittance of DST on these properties. This is not sufficient to prove that all DST due was paid. Therefore, the deficiency DST assessment amounting to 27,000 will be assessed to petitioner. Ibig sabihin lang nun, mga ka-taxpayer kong minamahal, mayroon hong legal effect yung pagbigay ng certificate from SM Prime Holding na ang sabi ng certificate ay na remit yung DST sa lease property. So, ang matututunan ho natin dito is kung merong lessor-lessee relationship kayo, ngayon pa lang, humingi ka na ng notarized certification from your lessor na nag-remit siya ng DST sa inyong lease contract. Ganun lang po. So, kung hindi nyo pa nakakakita kayo ng DST, yan po yung itsura. Nasa gawing kaliwa ko at nasa gawing kanan ninyo. Okay.
So, kung hindi ho kayo marunong, mga ka-taxpayer kong minamahal, na gumawa ng letter o mag-protest tungkol ho sa deficiency tax assessment, yung meron ho tayong mga available templates. At kung hindi naman po available, pwede ho kayong magpagawa customized templates para ho sa inyo. Kontakin nyo lang ho ako. At ganun din, mga ka-taxpayer kong mahal, kung kailangan nyo ng kausap, kailangan nyo pa-review yung ginawa ninyo, o kailangan po ninyo na i-confirm yung ginagawa ninyo at yung gusto nyong gawin in the future, pwede ho kayong bumili ng appointments para ho sa inyong lingkod at sa mga kasama po natin. At kung kailangan ho ninyo ng mga video tungkol ho sa taxation, ito ho libre at mapapansin nyo ho na ito ay nasa Facebook natin, Taxpayer, at nasa YouTube, Tax Specialista. So may mga video rin ho tayo na is available ho through membership. Yun lang sasabihin ko. Nasa Tax Specialista YouTube, nandito ho sa mga videos ho natin yung options ninyo, yung rights, ano yung mga karapatan ho ninyo, yung tools katulad nito. Isa sa mga tools na pinag-aralan natin ay yung certification na galing sa SM Prime Holding, at skills, paano ginagamit yung tools, yung rights, at yung option. Kasi skill ho yan. Huwag nyo hong isipin na pag natuto na kayo, nakapanood kayo ng isang video, eh expert na po kayo. Hindi po, sir, ma'am. Mag-aral pa rin ho kayo, magbasa kayo ng mga Supreme Court decisions at saka ng Court of Tax Appeals decision. So, yan po ay accessible. Meron po tayong mga tiers. Ang example ho ng tiers na nandito, itong 1199 at saka itong 1499. So, with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, tawagan nyo, i-text nyo lang ng mga numbers na nandito. Peace and happiness be with you for life. See you later.